Guys, magandang araw muli sa inyo. Ngayong araw na to, bali mag-refer tayo ng isang washing na problema daw ay mabagal umikot. Pero bago ang lahat, huwag kayong kalimutan mag-subscribe sa channel natin para lagi kayong updated pag may bago tayong videos. Okay guys, simulan natin yung ating tutorial. Bali, check muna natin yung loob niya kung maganda yung ano, yung ikot, no? Walang ano, malambot siya, malambot. Next ay bali ito yung ano natin, yung belt na kakabit, ipapalit natin. Ito yung ipapalit natin doon sa lumang belt niya. Okay, bagong bilhin natin to. Sige. Ano ito? Open muna natin yung ano. Bali itong unit kasi, bali na-check up ko naman to nung mga nakaraang araw. Ngayon, ganyan sabi ng mayari, mabagal talaga umikot. Yung nakita ko para yung pod-pod na kasi yung pinaka belt niya, kaya ito papalitan natin siya ng belt para marambalik yung ano niya, yung dating ikot niya. Yun, ito na open na natin yung pinaka loob niya. Sus, nako, grabing mga apis, matagal lang tagal na kasi ito na stuck. Good naman yung motor niya, ang ikot ito, maganda ng spin. Dami nga lang talagang ipis gawa nga nung matagal na itong stock. Ayan, check natin yung motor. Ayan, dami pa tayo na ipis. Ayan, ayan pinakaloob niya. Bali, tinanggal natin yung belt kasi na-open na natin yung body. Tinanggal natin yung belt ng machine. Kailangan natin na itesting habang wala pang belt. Kailangan natin pagganahin yung makina o yung motor para ma-sure natin kung good pa talaga yung unit. Ito, daming ano, dami talaga patay na ipis, oh. Pag ikot na siguro, nagsabay-sabay na yung mga ipis. Ito na, nakabit na natin yung belt. Minsan kasi pagka napabitan mo ng bagong belt yung makina, yung machine, o yung washing, ano siya, yung minsan madalas mabilis masira yung ano, mabilis mapudpud yung belt niya. Bali, ang problema niyan, yung minsan kasi, nag-overload ang ano, nag-overload yung ano, yung karga, overload kumbaga. Overload yung machine natin. Bali, nakabit na nga natin yung belt natin. Ibalik natin yung mga tornilyo. Ikutan natin para ma-align. Pagkatapos, yan. Makakabilaan yan yung makabilaan yung mga tornilyo yan. Kaya kailangan natin ibalik para ma-okay na. Siyempre, ikutin din natin yung ano, yung pinaka-pulley niya. Para malaman natin kung ano, kung mahirapan ba talaga yung motor o hindi. Good naman siya. Bali, ito yung ano niya, yung luma niya, oh. Grabe, good talaga. Na. Yan yung pagka no, overload yung machine natin yan. Yan yan no. Kasi di naman natin talaga kinikilo yung ano, di ba? Yung minsan di na natin kinikilo yung iakarga natin. Yan. Ayan no. Ito yung bago natin. Try natin kung gagana. Yun. Ayan no, kung mapapansin nyo, parang bingkong yung ano niya, yung pinaka-pulley. Sus, grabe yung ipis. Yan o, na ba? Parang bingkong. Papalitan natin yan sa sunod. Para, yung minsan kasi yung kausaw, kaya na pud-pud yung ano, yung pinaka, no? Pinaka, yung belt niya. Bingkong, bilis ba, no? Ma-pud-pud. Pasaway itong mga apis na to, eh. Ito, ito. Yun, maganda nga ang ikot niya. Yan, smooth na smooth. Para sa final, kailangan malinis natin muna bago pagkanahin, ha? Para matesting talaga natin kung good na yung nagawa natin. Konting sabon-sabon lang kasi gawa ng ano. Yung mga pag na-stuck kasi may mga bopo hangin yan dyan, eh. Kailangan malinis muna bago pagkanahin. Okay, banlaw. Banlawan na natin. At nang magawa na. Yan. Para madrain niya yung ano, yung buha-buha hangin yan dyan. Para ma-drain.
Yun, malinis na. Ibabalik na natin yung pinaka spinner niya. Ito. Yan. Para matapos na ang problema. Ito, luludanan natin siya ng ano, ng tubig para matesting natin. Sige, pagganahin natin. Ano? Ayun, ganda ng ikot niya. Parang bago. Ayos. Ayan, no? Okay na ang washing. Gumagana na.